Welcome and welcome back to my YouTube channel. It's me again. My name is Hilda, ang iyong inday ng kusina. So for today's video guys, magluluto tayo ng Obi Bars. Ito yung Obi Bars na kadalasan nakikita sa mga bakery na parang pangmasa lang siya. Pero medyo pasosyalin natin siya ngayon kasi yung aking bibigyan nito ay isang Haponesa. Isip ko lang, baka hindi pa niya na-try dito sa Pilipinas kasi hindi ito karaniwang nakikita sa mga bake shop. Ito yung nakikita lang sa isang panaderia. So, ayan guys, para sa ating mga ingredients, meron ako dito ng 3/4 cup na softened butter. At meron ako dito ng 1 cup na sugar, white sugar. Maglalagay tayo ng 2 teaspoon na baking powder at 4 cups na. So guys, medyo napasosyal dahil dito sa ating ingredients na fresh milk. Yeah. So pero, pwede kayong gumawa nito kung pangmasa. Instead of fresh milk, pwede kayong gumamit ng water. O di kaya, pwede rin kayong gumamit ng iba milk. Medyo mas mababa ang presyo. So, ang gagamitin ko ngayon is fresh milk. 1 and 1/4 cup na fresh milk. Bubuhos lang natin yung ating fresh milk sa ating ingredients na butter. So, sabay-sabay lang yun sila. 1 and 1/4.
temperature niya ay 350 Fahrenheit. So, magbabalik tayo at magpuproceed tayo sa at kanyang other ingredients. So, next natin gagawin, guys. Meron ako dito ng pan. So, hindi pa siya nabubuksan. Magtakal tayo ng 2 cups na desiccated coconut. So, nabili ko siya sa SM. Pwede rin tayong gumamit yung mga fresh na pinagbigaan. So, kung atin lang siyang paiinitin sa ating mga kalan hanggang maging ganito yung texture niya. So, 2 cups nito, ipapainit lang natin itong ating desiccated coconut. Ubusin ko na, konti lang naman para matitira. Ipapainit lang natin na hindi kailangan mag-brown. So, bubuksan ko na yung ating flame. At halo-haloin lang natin. Yung purpose nito ay para lumabas lang yung kanyang essential oil at yung kanyang flavor na para siyang amoy na amoy mo yung coconut. So, katulad yan ngayon, guys, naaamoy ko na yung bango ng kanyang coconut. So, papainit lang natin siya. Ito kasi yung nagbibigay ng sarap para sa ating OB bars. So, katulad nito, medyo nagbabrown na siya. So, hindi na natin siya kailangan i-over pa na mag-totally brown siya. I-close na natin yung ating heat at ihalo-haloin natin kasi yung kanyang pan ay mainit pa. So, okay na to. Dito pa lang, guys, ang bango-bango. Para kang naalala ko yung nasa probinsya pag nag-kopra. Doon tayo sa ating OB flavor. So, para sa ating OB flavor, guys, gagamit tayo ng 1 can na condensed milk at ng OB flavor. At kung kinakailangan, maglalagay tayo ng water. So, bubuhos ko lang yung ating 1 can na condensed milk. So, hindi pa to, guys, nakabukas yung ating flame. At lalagyan ko lang siya ng yung purpose nito, guys, bakit pinapainit pa natin yung ating condensed milk para maluto lang yung ating flavor, yung ating OB flavor. So, yung ginagamit ko ay McCormick. Ayan. Mas masarap at mas mabango kasi ito, guys. Mga 1 tablespoon. Depende rin, guys, sa inyo kung gaano ka dami ng kulay ng inyong flavor. So, lalagyan ko lang siya, guys. Yung can, lalagyan lang natin ng mga 1/4 cup na water. So, ito na, guys. Nilagyan ko na siya ng water. At ibubuhos lang natin. Bubuksan ko na yung ating flame para habang hinahalo ko ay umiinit na siya. Kasi, guys, pag hindi nyo nilagyan, hindi siya pinainit. So, parang meron siyang kakaibang lasa doon sa ating ubi. So, kaya kailangan siya, medyo lulutuin muna siya. Dahil yung ating ginawa ay flavoring lang siya. Hindi siya pure na ubi. So, mas masarap talaga ito, guys, kung meron tayong pure na ubi. Or, guys, meron ding isang alternate nito para hindi nyo na kailangan ng ubi flavor. Bumili kayo ng condensed milk na may flavor na ubi. At ganitong step, pwede rin nyo gawin ganitong step. Dagdagan nyo lang ng kunting water yung inyong mga condensed milk.
At medyo isi-simmer lang natin siya. Hindi kailangan kulong-kulo. Isi-simmer lang natin siya. So guys, halos kumulo na nga. Okay na siya. Papatayin ko na. At okay na ito. Palalamigin na natin. At hihintayin na lang natin yung ating bread. So ito na siya guys. Luto na siya. Babaliktarin lang natin siya para matanggal. So ayan, ito na. So kailangan talaga meron siya ng oil or nag-grease. Kailangan nag-grease ninyo yung inyong pan para mas easy siyang baliktarin. So sa ganito ko siya i-slice. Hihiwain natin siya in 2 bars. At ito guys, ito rin pala yung ating desiccated coconut. At yung ito yung ating condensed milk na may ube flavor. So, ganito yun. At meron ako dito ng isang lalagyan. Dito ko na siya sa side ilalagay. Para
Yes, okay po. Pero parang ayoko kasi ito guys is parang karaniwan lang na nakikita mo sa mga bakery. Bihira siyang halos yung mga bake shop na mga malalaking bake shop. Hindi mo na ito siya nakikita guys. Pero sabi ko, lagyan ko siya ng medyo improve ko yung kanyang alasa. Na yung medyo hindi naman siya pang karaniwan lang na nakikita sa mga bakery. At least medyo, kumbaga, pa-social tayo. So, ayan. So, medyo ni-level up ko lang yung kanyang mga ingredients. Kaya, ito. Ang sarap, guys. Kaya gumawa ka na. I-try mo nang gawin sa inyong mga bahay. At napakasarap, guys. Yung recipe nito, guys, ay ilalagay ko sa ating description box. Check nyo na lang. Lalagyan ko rin dyan ang option kung gusto ninyo na medyo hindi, medyo low cost lang. Lalagyan ko siya ng option. So, ayan guys. Susubo ko pa itong last. Oh, no! Sarap talaga. Wow! So, ayan guys. Bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe. Pakiring the bell all na rin guys para every time na naka-upload ako ay mano-notify ka. At kung ikaw ay nakapag-subscribe na sa aking YouTube channel, i-subscribe mo rin ako sa aking Facebook page dahil kung wala kang pang YouTube, meron akong Facebook page, pwede mo rin itong mapanood. So ayan guys, hanggang dito na lang tayo at sana magkita-kita tayo sa aking mga next video. So bye-bye!